Yan mga kadol, no? Magandang tanghali po sa lahat. So ngayon mga kadol, ay may puntahan po tayo. Sobrang tagal na po ito yung hindi po napuntahan po yung kaibigan po natin. Pero lagi po kaming nag-uusap mga kadol, no? So ngayon na po talaga ay kailangan po natin ay puntahan. Kasi bigla pong pumapasok sa isip po natin si Abu Muay mga kadol, no? Kasi yung sa Bungay mga kadol, nag-report po sa atin na hindi pa daw natatapos yung digmaan doon ni Haring Suloma at saka ni Anito, no? At saka yung nagtulungan naman sila Apo Manak at saka sila Ramsum, yun, tumutulong niya na din si Abu Muay, kaya yun, pumapasok tayo doon. So kailangan po natin pasukin at alamin po natin kung ano talaga yung nangyari, no? So yun, hindi muna tayo kasi sobrang layo din yung pinupuntahan ko, hindi ko naano yung mga kasama po natin, no, mga kadol. So wala tayong dalang pasalubong, kaya hindi naman yung importante yung pasalubong mga kadol. Ang importante ay makatulong tayo doon sa karian po nila Haring Suloman. Sobrang tagal na po talaga, no, yung digmaan doon nila mga kadol, kasi yun, sobrang malakas po yung mga kapangyarihan nila, yung Anito na yun, at saka may pumapasok din na masamang tao doon, no, sa laban kay Haring Suloman. So hindi pa yun natapos mga kadol. So ito mga kadol, ay ako lang po mag-isa, no? So itry po natin pasukin yung dito tayo dadaan sa lagusan po niya Abu Muay. So yung mga kadol, kung may itutulong tayo doon, no? So yun, ay sana ay ligtas po tayo doon sa loob, no, sa ginyarihan po ni Abu Muay mga kadol, papunta sa ginyarihan yung labanan po nila Anito at saka ni Haring Suloman. So grabe, sobrang labanan po doon, no? Hindi pa natatapos mga kadol, kasi hindi po yun mamatay yung mga kadol, kung surrender si Anito kay Haring Suloman, matatapos na yun, no? Grabe, ang lakas. So ano mga kadol, ay bago tayo magsimula, mag shout mo tayo, no? Shout pala kay Mama Julabong Mamamig, Mama Renlarcon Dalinsoy, kay Mambil Mulati, John Simil, siya po siyang lahat, Mark Marabilias, John, sa lahat ng mga solid supporter natin ni Mang Giting, siya po siyang lahat, sana po ay mag-ingati palagi, no? So yun, ay ito, sa lahat ng nanonood, no? Sana po ay share po yung video mga kaidol, sana po ay mag-ingati palagi, no? So ngayon, napupunta na po tayo mga kaidol. So malapit na po tayo dito. Dito lang po tayo nag-intro para kasi nagpapasok natin. Baka hindi tayo makabalik ba, no? So tayo lang po natin mga kaidol kung may tutulong tayo. So wala akong dalang gamit mga kaidol. Ito lang po kamera po at saka stand po sa kamera natin. Para ano ba? Para hindi mabigat sa katawan po natin, no? So alam naman natin mga kaidol kung paano natin yan puksain yung mga demonyo, no? So tara mga kaidol. Yan mga kadol, dito na po sa dito na po tayo sa karian, alagusan pala ni Abu Muay mga kadol. Sana po ay ligtas po tayo doon papasok. Papasokin natin, kasi yun po ang sabi ni Haring Abu Muay mga kadol, na pasokin natin at saka hindi lang daw tayo magkumpiyansa dahil may mga tao talaga dito na pumupunta mga kadol, no? So ipakita po natin ang daan kung saan po dadaan po mga taong masama, ano, mga kadol. So pakita natin, kasi alam ko naman ito mga kadol, kasi binanggit na po ito ni Abu Muay mga kadol, kaya yun ang dahilan kung bakit hindi ako naka lagi akong nagkano dito, hindi ako lagi nakapunta dito kasi para hindi ako mapahamak. Ito ay araw ako napupunta dito mga kadol. Ayun, yung paligid natin ay sobrang delikado, no? Ayun, no? Nandito tayo sa bundok or sa gilid ng ilog mga kadol. So dito po, hindi po natin yung babanggitin yung pangalan po ni Abu Muay mga kadol, kasi nandun po siya sa loob, no? Sabi niya sa akin ay papasok lang daw ako, no? Kahit walang paalam, kasi alam naman nila na darating ako ngayon, no? So ayun, dito po mga kadol, pakita ko muna yung sinasabi ni Abu Muay mga kadol.
na mayroong tao dito na gumagala, no? So kailangan na po natin mag-iingat. Pakita ko lang sa inyo kasi may butas yung bandang itaas. Ayan, makadalo yun na butas na yan, no? At saka punang delikado. Ayan, may butas yan, may langob dyan, no? Kapag puntahan po natin yan, saan tayo dadaan, no? So siguro dyan sila dadaan ng mga kadalo, doon ba sa bandang taas, you know? Yun ang yun, makadol yung butas, makadol. Dalawa tong butas dito, makadol. Sabi niya yaring kaiba nga bumuhi doon sa kabila, no? May ano dyan, may butas dyan dya. Mayroon dong butas dyan, makadol, at laging pumupunta yung mga tao dyan, no? So yun, ay dito tayo, papasok tayo kasi nagdalian tayo, mga kadol. So ano lang talaga, mga kadol, pinakita ko sa inyo kung ano talaga yung sinasabi ni Abu Moy sa atin. Kaya kailangan natin mag-iingat, no? So dito natin ilagay yung ano, kapag hindi ako makabalik o hindi ako makauwi, mga kadol, maano to yung sipi natin sa ilog. So papasok tayo dyan. At sana, mga kadol, ay kapag hindi tayo makabalik, mga kadol, sa ngarian sa mga elemento or sa mga diwindi, sana po ay makita po itong cellphone ko, no, para ma-upload nila. Ayun. So ngayon, pupunta tayo, mga kadol. Ayun, papasok tayo doon.
Kasi yung mga kadol, ito ang nangyari ko mga kadol. Ito po yung sinapit ko mga kadol, na mapasok ko doon sa karyan ni Abumuhi. At ito po nangyari ko mga kadol, naiwan ko yung damit ko at saka mga sinilas ko mga kadol. Buti yung grip ko ay nandito pa. Oh my goodness, okay, mga kadol, nakikita yung latulato ko. So yung mga kadol, hindi ko patagalin ko mga kadol. Kailangan makauwi ako ng ano. So kailangan pa ako magnako ng mga damit dito mga kadol. Kung tabunan po natin natulato ng dayon ng saging mga kadol. Oh my goodness. At buti mga kadol, nakatulong tayo kunti no, mga kadol. Pero hindi pa rin kaya mga kadol. Kailangan po talaga marami po kami doon sa karian ni Abumuhi at saka tumutulong tayo kay Haring Solomon. At yun, pinauwi muna ako ni Haring Solomon. Baka hindi ako makauwi. No? Grabe mga kadol. Yung ano ko sa katawan mga kadol, yung panggipinsa mga kadol, yung parang bakal na ginto ay hindi yung matablan mga kadol. Kaya yun, naiwan ko yung sinapo natin, yung damit ko natin mga kadol. So sa ano mga kadol, ito pong sinasinapit ko mga kadol sa pagtulong ni Haring Solomon, Apumanak, Ramson, Abumuhi, kay laban kay Anito mga kadol. Sobrang lakas po talaga ang kapangyarihan ni Anito mga kadol dahil marami pong masamang tao at elemento na pumapasok doon at nilabanan po nila si Haring Solomon. So yun, ay marami po tayong nakulong doon. So grabe dami po talagang tao po ni Anito doon. So yun mga kadol, abangan po yung video na ito mga kadol.